yung individual right at yung freedom at saka yung survival naman ng country. So mahirap si balance yun. Kaya napakahirap na sitwasyon ng administration ni Pangulong Duterte. Kasi nagsasakripisyo ka ng ilan para ma, para naman ma-accomplish mo yung iba, di ba? Pero ang talagang bottom line, yung survival natin kasi buong mundo na ito at kailangan talaga ma-flatten yung curve, di ka nga. So, bagamat ito yung hindi panahon po ng sisihan, pero sa tingin niyo po ba, Senator Lacson, mas maaga na maganda pa ay nagkaroon na ng medyo drastic na hakbang na ginawa po ang ating pamahalaan para hindi tayo umabot sa punto na nagkaroon na nga po ng tinatawag na community transmission itong COVID-19? Alam mo, dapat may pag-aaral talagang ginawa yan. Kaya hindi naman pwede sabihin na madalian na mag-implement ng mga draconian measures kasi siyempre sinitimpla rin ang kamalaan yung kalagayan ng mga kababayan. Hindi naman pwedeng hindi pag-aaral ang lahat ng kilos. So sa atin tama lang yung ginagawa nila. At yung pag-implement na kaya lang, talaga may mga pasaway din talaga mga kababayan natin na hindi mapigil sa paglabas. At ito rin po ba, dito nakikita na parang in a way may konti pa rin nakakulangan tayo sa paglaban sa ganitong klase po ng virus kasi isa sa naging problema po talaga yung kakulangan ng testing kit kaya't maraming mga public under investigation at mga person under monitoring na kahit po gusto magpa-test eh hindi po talaga sila pagbibigyan dalang priority ng mga matitinding sintomas. Oh, yun ang isang kakulangan eh. Kasi gustuhin ba natin na magkaroon ng mass testing para ma-maximize. Eh talagang kulang na kulang yung unang-una, yung FDA kailangan ma-involve dito, yung Food and Drug Administration natin. Kasi dadaan sa kanilang pagsusuri yan. Naninimpla pa rin tayo sa World Health Organization. Kaya, I just hope, kaya nga siguro, timely itong pagtawag na special session ng Pangulong Duterte. Kaya sa ganun, mapag-aralan kung ano yung package, yung stimulus, ano? Para mapunan kung ano man yung kakulangan. Ano? Kasi hindi lamang naman yung talagang health issues ang pinag-usapan dito. Pati economic issues, pumapasok na. Oo. Lalo pa ngayon, maraming negosyo ang nagsasakripisyo na at upang makaiwas lang dito sa pagkalat nitong virus na ito. Oh, ngayon nga, nandun sa Malacanang pina-Senate President Soto, pati si, I think, si Speaker Gaetano, nakipagtulong sila doon sa Malacanang officials para balangkasin na kung ano yung package, kung ano yung para hindi naman supplemental budget siguro kasi kung supplemental budget ay papasa natin, baka hindi na rin necessary dahil as of March 10, yung certify ng National Treasurer na available na pera, nasa mga 1.6 billion lamang, eh kulang na kulang yon. So kailangan talaga mapag-usapan ng gusto, saan kukunan ng pondo para mapunan yung mga kailangan punan dito sa nangyayari sa atin. So sir, yung isasagawa po ng special session ng Congress ay tinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte alinsunod po sa request ni Senate President Vicente Soto III, hindi na po ito nakafocus lang sa pagpapasa po ng supplemental budget kung hindi marami na hong dapat ipasa? Ano to, mga panukalang batas na po ba ang ipapasa dito sa special session? Oh, ayon sa pag-discussion namin kasi alam mo, halos maghapon kami hanggang gabi, kami mga senador, meron kaming chat group na kung saan dinidiscuss na namin yung mga anong pwedeng ipasa na measure para ma-approve na Malacanang. Dahil nga lang, siyempre, hindi naman namin alam kung ano yung basic na bill o measure na ibibigay sa amin ng Malacanang. Kaya nga sila nakitagpulong na ngayon para mapag-usapan, para mabilisan lamang. Katunayan, naka-standby kami ngayon dahil po pwede rin kami makapag-special session bukas. Katunayan, naka-schedule kami alas 2 ng hapon ngayon. Pero hindi pa nga naisabit na Malacanang yung measure nila, yung bill ano, na pag-usapan namin. Kaya hindi kami natuloy ngayong alas 2. Pero naka-standby kami. Kung matapos sila na maaga, baka tumawag pa rin si Senate President ng special session namin gabi
o kaya bukas, kundi man ay Lunes. Oh. So naka-standby po kayong mga senador ngayon dahil anytime pwede magkaroon ho ng special session? Oh, nag-roll call na siya online eh. Mm. Oo. So, kasi hindi naman pwedeng mag-session kami nang walang quorum o kaya walang majority. Kasi bigat na nag-adjourn kami noong March 11, di ba? Mm-hmm. Opo, oho. So dapat so, may quorum. Kami, baka ma-question na walang mayorya ng senador ang nasa floor pagtawag ng special session. So kanina, in-anticipate ni Senate President John, kaya medyo nag-roll call na siya online. Eh mukhang makakabuo naman kami ng quorum anytime. Ayun. O yun nga po, kinabahala na yun ilan kung makakabuo ng quorum. Kasi may ilan pong senador na parang nag-express ng concern. Ano na po yung medyo may edad na. And at the same time, may naka-self-quarantine pa ho like si Senator Zubiri. So makakabuo po ng quorum based po dun sa ginawang pagbibilang po ni Senate President Soto. Ayun sa initial na pag-uusap namin, ano eh. Initial lang naman yung kailangan makapag-roll call at meron kaming quorum. Pagkatapos doon, pwede naman kami mag-resort sa teleconferencing, online voting, sa diskusyon, pwede kaming gumamit ng app, ano, ng application. Nasa ganun, makapag-usap-usap kami via internet. Ayun. Kahit so kahit naka home quarantine, pwede pa rin makilahok sa mga diskusyon. O, tama yun, Red Gemard. Opo. Senator Lawson, lang pa-clarify, sa mangyayari, physically, pupunta ho muna kayo sa Senate para po i-open yung special session. At kung may quorum, kahit konting oras lang po kayo doon, and then uwi na po kayo sa kanilang bahay at teleconferencing na lang po yung inyong gagawing special session? Yun ang isa sa mga konsiderasyon. Basta importante lamang, after yung opening prayer, mag-roll call, eh meron kaming majority doon sa 24 na senators. Mm-hmm. 13 for that matter. Yun. Mm-hmm. Mm-hmm. May singit ko lang Ate Selly, Mr. Senator. Yung dito sa mga nagiging problema nga, yung kaya daw bumabagal yung pagbibigay ng tulong ng mga barangay officials, ng local government units dun sa mga residenteng naka-home quarantine. Kaya hindi raw may padala yung mga tulong sa kanila is because natatagalan sila dun sa procurement ng mga relief goods. Either short na yung supply or mahaba yung proseso kaya natatagalan sila dun sa procurement. Ano po ba ang pwedeng gawing amendments sa dito sakasakali hong mag-convene na ang special session na Mr. Senator? Hindi lamang yung Germard, yung ibang mga munisipyo natin, mga municipalities, kulang na rin sa pondo. Opo. Lalo na yung mga tinama ng kalamidad, yes. Medyo dried up na yung kanilang calamity fund. So yun, kasama sa diskusyon, ngayon pa lang pinag-aaralan na nga namin, ano, sa akin sarili pag-aaral, yung as of quarter 3, ayon doon sa statement of appropriations, allotments, obligations, and balances, record ng DBM ito, no? Kasi kumukuha kami ng yung as of last quarter, yung para mabuo na yung 2019. Mm-hmm. Kaya lang, available na records nila, yung as of September pa lamang, as of quarter 3. Mm-hmm. Nakita namin, napakalaki pa rin yung unused appropriations. Patunayan, yung mga ahensya pa lamang ng gobyerno, yung mga departamento, ang nakita namin, mahigit 900 billion pesos pa ang hindi pa nagagastos. Mm-hmm. Pag sinabi nating unused, ito yung obligated na release na ng DBM pero hindi pa rin nagagamit ng mga agencies at yung unreleased, hindi pa na-release ng DBM. Ang total noon, nasa mga 989 billion. Mm-hmm. Of course, hindi na rin accurate yun kasi hindi pa kasami yung last quarter of 2019. Of course, nasa first quarter pa tayo ng 2020, I'm sure meron pa rin hindi nagagamit yan. So madadagdagan pa yun. Kaya tinitingnan nga natin, kung depende kung ano yung measure na ipapasa sa amin ng Malacanang at pag-aaralan namin na pwede naman naming amendahan, ang isang naisip namin na amendment, i-realign yung lalo na mga ahensya na malaki yung kanilang unused appropriation. Baka pwedeng bawasan at idagdag doon sa pang tugon dito sa coronavirus.
So sa pag-re-realign, ano po, kailangan magpasa kayo ng batas tungkol dun, sir, sa realignment? Oo, kasi naipasa na yung GAA ng 2019 at saka 2020. So special law ito. So kailangan, kung kailangan i-realign yan, kailangan meron batas din. At yun malamang ang pag-uusapan sa Malacanang at yun ang aming i-discuss sa plenaryo. Kung paano namin na i-re-range. Halimbawa, may mga ciudad at saka municipalities tayo na baka hindi na kailangan ng ayuda ng national government kasi paghalalaki naman ng kanilang income. For example, ang pinakamalaki natin sa mga ciudad ay yung Quezon City. Ira pa lamang nila, 5.7 billion na. Yung Davao City, ang ira nila, 5.5 billion. Yung Manila, nasa mga 3.7 billion yata. So, yung malalaking ira na gano'n, malalaki pa yung local revenues, baka pwedeng stand-alone na sila at mag-focus na lang kami kung magre-realign kami ng budget na ayudahan yung mga maliliit. Pati sa pag-aaral din sa nakuha namin datos, ano? Do sa BLGF, yung Bureau of Local Government Finance. Ito, ano to? Updated ito kasi as of January of 2020. Ang pinakamalaking ira dyan sa mga munisipyo, Montalban, Rizal, nasa mga 700 plus million. At ang pinakamaliit naman, yung sa Nueva Vizcaya, Alfonso Castañeda, 120 million lamang. So ito yung babalansahin natin kung paanong mabibigyan sila ng ayuda from the national government. At yung calamity fund naman ayon sa local government code at ayon doon sa Republic Act 10121, yung sa disaster management, eh 5% lamang ang pwedeng gamitin nila para sa calamity fund. So pwede siguro mag-introduce kami ng amendment na i-lift namin yung cap na 5% at dagdagan namin para magamit nila yung mas malaking bahagi ng kanilang ira para sa calamity fund kasi nasa national state of calamity na rin naman tayo. So pwede madagdagan yung kanilang pondo para sa pagtugon sa coronavirus. Sir, kapag nasa state of calamity, hindi pa rin po malaya ang executive na gamitin na lang kung saan-saan ang pondo ng gobyerno. Kailangan pa rin talagang dumaan sa Congress. Hindi pa rin, no? Pero may mga provision dyan na yung mga pag-purchase, ano, yung pag-procure, okay. May mga panuntunan na kung saan, medyo relax naman yung procurement law. At saka pwede lang galawin talaga yung calamity fund nila. Kaya lang, yung mga ibang bayan, lalo na sa Batangas, Cavite, parte ng Laguna, yung pinaman ng Taal, ang sabi nga nila, medyo tuyot na yung kanilang calamity fund. So, kailangan ng ayuda ng national government doon. So, sir, ang inyong titiyakin dun sa inyo pong gagawin special session at ang inyong sasuggest, talagang ang maging priority yung mga lugar, mga community, mga municipalities and cities na maliit lang ang kanilang calamity fund at yung mga may malalaki, madali naman po ma-identify, ano po, may mga listahan naman kung sino yung mga malalaking calamity fund. Yan. Ako, may listahan na ako eh. Kasi nga, pag-aaralan ko na yung pwedeng i-discuss namin, deliberate namin sa floor. So, kumuha na ako ng mga datos. Ang isa pang dapat nating tingnan dito, yung mga daily wage earners natin, sila mas apektado eh. Kasi isang kahit sa tukayan eh. Pag halimbawa hindi sila kumita ng isang linggo, dalawang linggo, ano papakain na sa pamilya nila? So, kailangan natin ng datos noon. Ang problema, may database ba yung gobyerno na kung sino yung mga daily wage earners na pinaka-vulnerable? Yun ang alamin natin doon sa mga ahensya, alimbawa sa Department of Labor, identified ba nila yan? By name, ano? Kasi hindi naman pwedeng numero lang pag-uusapan natin kasi pagka magbigay ng assistance ng gobyerno, kailangan identified talaga sila. Ilang pamilya yan, ilang individual, et cetera, et cetera. So sir, dapat dito, hingin ng tulong po ng mga barangay officials, mga mayors, dahil sila po yung nakakaalam doon sa mga constituent nila, sino po yung mga heavily affected na talagang nawalan ho ng trabaho sa kanilang komunidad. Tama yun. Kasi yung mga beneficiaries ng 4Ps,
hindi na siguro kailangang isama yon. Kasi paski naman walang kalamidad, may dumarating na sa kanilang buwan-buwan, identified na sila eh. Ang dapat tugunan natin ng pansin ngayon, yung may mga trabaho, pero nawala ng kita dahil nga mayroong lockdown. Sir, ang isa po ba sa pwedeng pinag-uusapan ngayon sa palasyo ng mga lawmakers at ng mga executive officials, yung pwedeng pagbibigay po ng dagdag na poder o kapangyarihan po sa Pangulo para may flexibility kung ano man yung mga pwedeng gawin ng Presidente under this situation? Kasama yon. Ako mismo, ano ako doon, sangayon ako na ibigay na sa kanya yung disposition ng paggamit ng pondo dahil nga state of national calamity na tayo. Eh, pero kaya lang, yung role ng Kongreso rito, i-identify natin, maliwanag, kung ano yung mga items, ano yung mga lugar, ano yung mga sector na pwede niyang pagbuhusan ng pondo. Pero kung paano i-dispose, eh, yun ang gusto natin ibigay na sa kanya, sa Pangulo ng Pilipinas. Pero sir, hindi naman ito matatawag na emergency power? Ah, hindi naman. Kasi kung i-cover natin ng batas, hindi naman kailangan emergency power ibigay sa kanila eh. Parang i-empower natin siya para may flexibility siya kasi kailangan mag-adjust ka rin sa mga developments eh. Ano ba, biglang dumami yung mga PUIs o kaya doon sa mga infected sa isang lugar, eh mas nakakaalam sila doon kasi sila yung may mga datos. So bigyan natin siya ng enough flexibility na mas buhusan ng pansin o kaya ng pondo yung resources, yung lugar na kung saan dumadami yung mga patients under investigation na tinatawag. Ate Selly at Mr. Senator. Okay, go ahead, Jemar. May gusto lang ako linawin sapagkat sabi nga itong special session na ito bukod sa paggamit ng pondo, eh marami ho ang sabi nga nag-iisip at dahil nga doon sa sitwasyon na hanggang dahil sabi nga ng gobyerno stay at home pero hanggang ngayon hindi pa rin nasusunod yan. Is there anything possible na kung sakali mang hilingin ng executive ng mas stricter powers para mapasunod itong mga kababayan natin na magstay at home, may possibility po bang ibigay ito ng Congress, Senator? Basta hindi tayo lalagpas doon sa provision ng konstitusyon sa mga civil liberties, mga rights, mga freedoms, eh pwedeng ibigay sa kanila 'yon. Ayun. Pero hindi na, not necessarily hahagpag tayo sa punto ng martial law. Ang threshold natin, kung yung sinasad sa konstitusyon, yes. Hindi naman pwede maggawa kami ng batas, yes. Na lalagpas pa doon sa sinasad sa ating taligang batas. Mm-hmm. But that to the extent naman na aabot doon sa proposal ng martial law. Alam mo, yung martial law naman under the 87 Constitution, toothless martial law yun eh. Hindi naman nawawala pa rin yung mga individual rights doon, di ba? Yung mga basic rights, nandun pa rin eh. Hindi pwedeng humuli ng walang waran. Hindi pwedeng mag-search ng walang search waran. Hindi pwedeng magkulong ng napakatagal nang wala namang kinakaso. So sir, kung kinakailangan, pwede po na mangyari na magpatupad noon sa buong bansa, sir, under the situation? Well, depende. Pero I don't think gagawin pa ng Malacanang yun. Kasi sa ngayon naman, sufficient na yung mga measures na ginagawa nila. Katunayan, matumal na talaga yung movement sa labas eh. Maski tuman ako sa bintana, di ba? Talaga namang siguro yung mga nakita nating manakanakasasakyan. Baka ito na yung mga frontliners natin eh. Pero dun kasi sa mga small communities, dun sa mga sinasabing tago, eh nandoon talaga yung sabi nga dagsaan ng mga tao na hindi pa rin kumbagay may volume, masasabing may volume pa rin ng mga tao doon sa mga communities na yun. Hindi yun na-observe yung social distancing. Ibabalansin natin yung survival dito sa coronavirus at saka yung survival naman na sigmura ng mga pamilya ng kailangan kumita ng pera. Yes. So sir, yun ang sinisikap ng ating gobyerno na huwag mangyari yung sa sitwasyon
na maapektuhan yung peace and order at magkaroon na ng mga looting. Kasi nung unang mga araw po nung comprehensive community quarantine, may mga fake news na agad na lumabas na talamak na daw ho yung looting. May mga crimes na dyan na nang-aagaw na ho ng pagkain o nagnanakaw na ho yung ilan nating kababayan. So, bilang dating PNP chief, ano po mga advice nyo para... At tingin nyo, hindi naman tayo aabot ng ganun at magagawa na ito ng paraan. Alam mo, Selly, karamihan doon, fake news eh. Uh-huh. Kasi kung talaga nangyari yon, hindi naman maikakaila yun eh. Tayo mismo, mamomonitor nyo sa media. Pero kayo, hanggang ngayon, wala naman kayo nababalidate na talaga nangyari yung lumabas sa mga pangbulo na ganun balita. Katulad doon sa makinihin. At sa panahon ngayon, nakatakot-takot ang checkpoint. Yes. At mabuti naman din, wala naman... Siguro wala namang maglulooting. Kasi 70,000 yung nakakalat na mga AFP sa PNP. Yes, yes. Ang nakakatakot lang dito, yung CPPNPA, baka magsamantala, lalo na sa mga lugar na na-influensya sila. Mm-hmm. Dahil kung mapansin nyo, si Joma Sison, ayaw pumayag sa ceasefire. Kaya nga. So bakit? Mm-hmm. Meron ba silang pinaplano? Mm-hmm. I'm sure yung AFP naman natin sa PNP, ang security forces natin, nakahanda naman dito. Mm-hmm. Kung ano man ang pinaplano ng mga CPPNPA at gusto lang mag-destabilize, matutugon na ito siguro ng mga security forces natin. Yun. Pero sir, sa tingin nyo, huwag tayong mag-ceasefire kung may ganyang mga statement si Joma Sison? Yun nga nakakapagtaka eh, kasi alam mo, problema na nung bumbasa ito. Kung talaga kinaiklaim nila na mahal nila yung bayan natin, yes. Bakit hindi sila makisama? Mm-hmm. Bakit ayon lang makipag-ceasefire? Ano, mag-aambo sila ng mga pulis at sundalo na nag-checkpoint para ma-prevent yung pagkalat ng virus? Oh. Eh, mukhang taliwas na yun sa kanila mga prinsipyong ipinaglalaban kung ganun pong gagawin nila, sir? Oh, lahat may prinsipyo, pero yung pamamaraan nila, kung ganyan naman, huwag naman sanang... totoo yung pagtahan natin, pero bakit ayaw sila magpasailalim sa ceasefire? Mm-hmm. Ayaw mag-agree. Yun. Doon sa ano, Senator Ate Selly, itong tungkol naman sa, sabi nga eh, doon sa mga frontliners natin, may mga ilan na nagbibigay ng kanilang suggestion na sa kabila nung yung iba eh, nagkakasakit na, nahahawa na itong COVID-19, baka naman daw ho, yung iba eh, yung mga frontliners natin eh, mabigyan ng karagdagang kompensasyon dahil sila yung talagang, sabi nga, yung mga medical personnel, yung ating AFP, PNP, talagang, sabi nga, bantad na bantad dito sa virus na ito. Mabuti na, sabi mo yan, Jemart, patunayan sa chat group namin, yan yung isang sinadjust ko. Mm-hmm. Sabi ko, bigyan natin sila ng extra na hazard pay at saka health insurance. Dahil sila naka-expose sa virus, yung mga nurses, mga doktor, yung health workers, PNP, AFP, yung hindi talaga makaiwas na hindi lalabas. Yes. So, kasama yan doon sa mga inisip naming amendment kung sakaling hindi makover doon sa measure na ipapasa sa amin ng Malacanang. Sir, magkano yung proposal niyo po na hazard pay para sa mga frontline workers? Pag-uusapan namin yun, pero at least yung idea... Nabigyan sila ng extra na hazard pay kung wala pa sila. Nandun yon. At least, nandyan na sa consideration. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahapon, maghapon hanggang gabi, para kami nag-interpolate na sa through online. Eh. Plenary. Uh-huh. Nakapagbiro nga ako na sabi ko, tapos na. Pwede nang sarayin yung period of interpolation sa dami ng mga ideas na pumasok. At saka yung mga proposed amendment. Kasi si Senator Pia Cayetano yung nataasan ng namin na siya ay mag-depend, siya mag-sponsor. Mm-hmm. Kasi si Senator Sunny, sa kasamaan palad, medyo hindi maganda yung pakiramdam. So minabuti na rin namin para preventive na rin. Kasi hindi pa rin sigurado, baka may symptoms siya. So sabi ni Senate President, excuse na lang si Sunny. At sabi niya, mamili na lang tayo kung si Senator Lacson o Senator Cayetano. Oh, nauna naman mag-volunteer si Senator Pia. So, siya na yung designate namin na maging sponsor nitong yung bill sa special session. Pero sir, Senator Sunny, pero nagpa
COVID test na po ba, Senator Sani Angara? Ang alam ko, oo. Pero, pero yung parang sinat niya, lumabas yung after yung kanyang test. Mm. Pero so, nakikiramdam pa rin siya. Ngayon, sa side of caution, mainam na rin niya, hindi siya lang makihalubilo sa amin doon. Pero sa dun sa test, negative naman po, Senator Angara? O wala pa rin? Yung, hindi ko alam eh. Parang hindi pa lumalabas. Sabi mo nga, napakatagal lumabas sa result eh. Kaya yung isang masamahan yun, di ba? Na hanggang sa pumanaw na nga, hindi pa lumalabas yung result. At meron iba ho na natatapos na yung kanilang self-quarantine, wala pa rin po yung resulta ng kanilang COVID test. Senator Castellan niya, umabot ng 6 na araw eh. Hindi mo rin masisay kasi ka, overwhelmed na yung ating mga health workers eh. Paano nga pala to, Senator, na itong dahil nga nagtatagal dito sa mga testing, dahil wala nga tayong mga testing kits, kulang ano? Kasama ko, although kasama, alam ko mukhang kasama na rin ito sa inyong ilalatag na proposals, hindi ba? Tama 'yon. Pero sa ngayon, ang huling narinig niya sa FDA, bukod sa unang 4 pang test kit, parang may inapprove pa silang 4 pa ulit. So, dadami na yung test kits natin. Kasi nung una, walang ina-approve eh. Isa lang yung accredited na ginagamit ng DOH. Pero dahil dumami na yung mga ina-approve ng mga test kits na nanggaling sa ibang bansa, magkakaroon, pwede tayo magkaroon ng mass testing. So, mas marami na masasaklaw ito. Kasi ngayon, ang dinig ko, may 1,000 pa lamang yung Dati test eh. May 100 million Pilipinos tayo. Idagdag na rin dyan yung nagawa ng ano ha, yung nagawa ng mga taga-UP. Na yung testing kits. Nagkaralan ng FDA yun eh. So kung marami yung ma-approve nila sa mga test kit, ibig sabihin, marami yung pwedeng gamitin test kit. Saan ang problema lang natin ninyo, dito, sino mag-a-administer? Yun. Kasi may mga health workers tayo na ka-self-quarantine na rin. Yun nga. At so yung pong gagawin kung sa magkaroon ng mass testing for free, kasi hirap na rin natin mga kababayan, so kung sakali, for free po yung testing. Dapat for free. Kasi wala lang nahanap po yung mga kababayan natin, eh saan na magkukuha ng pambayad ng test yun? At yung po ba mga parating na testing kit, ano po ba yung bibilhin ating gobyerno o marami po doon ay donasyon? Maraming donasyon. Alam mo, yung nakakagulat dito mga mayayaman natin, mga negosyante, tahimik na tahimik, nagdo-donate talaga sila sa mga LGUs. Even as they speak. Eh, nakapag-donate na sila sa mga LGUs eh. Buti naman po at maraming tumutulong yung tinatag na corporate social responsibility na marami ho tayong mga negosyante nga na nababasa ko ho ay nagbibigay talaga voluntarily ng mga tulong kung hindi financially, face mask at saka po kung ano-ano pang mga protective na kinakailangan po ng mga health workers natin. Ang kailangan lang yung FDA, bilisan nila yung pag-vet. Kasi kung mabagal yung kanila yung pag-accredit, apektado rin yung efficiency ng testing natin. Eh, importante yung testing eh. So, medyo ano pa, kumpara dun talaga sa ibang bansa, yung ating hong health system, malaki pa ho ang kailangan ng improvement. Ano po, Senator? Ito, wake up ko na rin sa akin ito. Dahil ito, hindi naman natin ina-expect. Hindi natin nasan, bigla may darating palang dyan itong napakalaking problema. Mabuti naman, at least ito, pag natapos yung special session, yung maraming concerns ang matutugunan na rito. Alam mo, pati yung pakete nito, yung stimulus nito, ay hindi lamang tutugunan yung health issue, pati nga sabi ko, pati yung economic impact matutugunan. So ito nga po ang isang kakaharapin natin after natin na matagumpay na malabanan itong banta ng COVID ay yung economic impact, kasi parang ngayon pa lang ramdam na po talaga yung epekto sa negosyo. So doon po sa special session, ano po yung mga proposal, may budget na po ba, magkano yung economic stimulus na ipopropose po ng mga senador? May ballpark ng binanggit si Senator Recto, nasa mga 300 plus billion para sa economic stimulus or yung pang-caution, plus another mga 300 para doon sa health concerns.
Anyway, didiscuss namin lahat ito eh. Kailangan kasi natin dito mga datos. Kasi madali magsabi ng numero, pero aasa rin tayo sa mga resource persons natin. Halimbawa, yung database nga, sinasabi ko, yung pinaka-vulnerable na pwedeng tamaan, daily wage earners, humingi kami sa dole sa ngayon, wala kami makuha. Ang nakuha lang namin, yung mga percentage ng mga salaried employees, mga informal sector. Ang gusto namin makuha, sino yung tinamaan? Yung mga talagang daily wage, wala silang datos na naibigay sa amin doon sa mga daily wage earners na hindi na kumikita ngayon. Eh yun ang pinaka-importante kasi dating kumikita, bigla na wala kita. Eh kailangan pagtunan natin ng mas ng pansin yun, di ba? So hahanapin niyo po yung sistema na talagang ang mabibigyan ho ng ayuda ay yung talagang naapektuhan. Kasi minsan may mga nagsasamantala, magpapanggap po na kabilang dun sa mga na-displaced pero meron naman, hindi naman po sila kasama. Yung po ba ang sisikapin ang ating pamahalaan na maiwasang mangyari at talagang yung pondo ay makarating sa talagang tunay na naapektuhan lang pong mga kababayan natin? Actually, ang mahirap dito kasi pag binaba mo sa lokal, baka may mga barangay officials na unahin yung kanila mga leaders. Yun. Yung mga mayor, unahin yung mga leaders. Maski hindi naman talaga nangangailangan. Kasi may mga report na nga tayong dumarating na yung focus pa lang, ganyan na lang eh. Ganyan na nangyayari eh. So wag naman sana dito kasi kalamidad dito eh. Na ang proportion, di pa natin naranasan. Ngayon lang natin talaga nakita yung magnitude, di ba? So, kasi naman yung local officials na mag-iisipan na, alam mo, COVID virus ito, huwag naman sanang mag-iisipan ng COVID virus. Correct. Mas matinding virus po yata yun, sir. Hindi pa pwedeng, hindi kaya pwedeng amyendahan, mag-amyenda, senator, ng batas sa magpapataw ng mas striktong parusa doon sa mga local executive, yung mga barangay captain na mas uunahin muna yung politika kaysa dun sa tulungan yung ating mga kababayan? I think yung mga umira lang batas, kaya nga pag nag-deklara ng state of calamity, meron mga mabigat na parusa dyan pagka hindi tumugon dun sa ordinaryong pag-commit ng crime pagka wala ng state of calamity. Oo nga, kasi marami pa rin ngayon mga komunidad eh. Yung iba, lalapit doon sa barangay captain, tatanong yung barangay captain, binoto mo ba ako? Yun nga eh. Yun ang mahirap. Kasi pag kami ganyan, pero tama ka, Jemart eh, kailangan baka sakali maisingit din natin dito sa kung ano man yung panukal ng batas na bubuin namin, dagdagan pa ng parusa yung haluan ng politika, yung pagbigay ng tulong doon sa kanilang mga constituent. Yun talaga, kasi, criminal na talaga yun eh. Yes, harap-harapan eh. Oo, tsaka parang mas mabigat yung kasalanan mo kung nasa ganito na tayong sitwasyon at magsasamantala ka pa o gagawa ka pa ng... Opo, opo. Yuri, may quarantine pass nga lang eh, binebenta pa. Diba? Oo, yung mga naga. Yun nga, mabigat. So, balikan ko lang po yung proposal ninyo na hazard pay dun sa ating mga frontline workers. Meron po mga frontline workers na wala sa gobyerno, nasa private sector. Kasama po ba yun dun sa inyong ipopropose na sana bigyan so kung bibigyan yung mga private company po ang aatasan? Kung pwede. Anyway, malawa ka naman itong discussion na ito. Lahat ng mga ideas, lalo yung mga ipinapasok niyo ideas, maganda nga na pag-contribute na rin kayo para maisama sa diskusyon sa aming deliberation. So kapag ka ho ba teleconferencing, may way po ba yung ating mga kababayan o kayo po ba nakikita niyo po ba yung mga sentimiento, mga kung ano mang kinakaharap na sitwasyon po ng ating mga kababayan para po mai-consider niyo yun sa inyong mga talakayan diyan po sa gagawang executive session, sir? I'm sure naisip na ni Senate President yan kasi lahat kinukonsider eh. Yung nga, yung combination ng physical presence, saka teleconferencing, online voting. Kasi yung iba nga, nasa probinsya, wala namang means ng transportation. Si Senator Bato nga, nasa Davao siya. Sabi niya, paano ito? Mag-online na lang ako kasi wala namang aeroplanong pwedeng ilipat siya rito sa Metro Manila para mag-attend ng session. So, mga ilan po yung physically, sir, kaya makakapunta sa
inyong session tonight or tomorrow para sa special session? Nag-roll call na si Senate President eh. Nagsabi na kami ng present. Anytime. Okay. And then the rest, yung kagaya ni Senator Batot, sa through teleconferencing na lang po siya makakapag-participate at ika-count po siya yung kanyang boto kahit na po siya ay wala sa... Ako sa bagay, lahat teleconferencing na, i-allowed po yung voting through teleconferencing. Yeah, kasi alam mo, si Senate President, matagal ng majority leader, kapitado naman yan yung rules eh. Sabi, alam ko na ko paano natin na i-relax ng konti yung rules na hindi naman tayo mapupulaan o kaya we'll go down in history na Senado na binaulate ating masyado yung rules. Saka maganda rin sumusunod sa takbo ng technology yung ating legislature, ano? Dahil, kumbaga, lalo na sa panahon ngayon, strict social distancing, di ba? O eto, at least, video conferencing, talagang malayo distansya nito. Kaya nga, ayaw namin ng 24, lahat kami nandun, no? 23. Gusto rin namin, may mga pagitan kaming upuan na bakante. At answer, at least ngayon, dahil sa modern technology, kahit po mga hindi nakakapasok sa opisina, tuloy yung trabaho, dahil work from home, ang bali ng communication dahil nga po sa modern technology ngayon. Oh, katulayan, meron na kaming technical equipment yan eh. Nag-procure kami dyan. Noong sinusider sana namin mag-teleconferencing kay Senator Tillanes noon. Kaya lang, hindi lang nagamit. Pero nandiyan yung equipment. Saka marami naman tayo mga app na available na magagamit din. So sir, hindi daw ba yun may mababayulate na Senate rules kung through teleconferencing pati voting or may dapat kayong amend na rules para i-allow po yung ganitong sistema ng pagsasagwa po ng special session at para sa pagpapasahon ng mga kailangang batas? Actually, may resolution na kami dyan eh. So i-accept lang namin yung resolution. Ako mismo, nag-file ako ng resolution kasama ko si Senator Delon para payagan sana si Senator De Lima na makipag-teleconferencing sa amin. Opo. Hindi lang na i-adapt ng penaryo. Pero madali na lang yun kasi nandiyan naman yung mga resolusyon. So pwedeng i-adapt niyo po muna yon bago ko kayo magpatupad ng ganoong sistema po ng pagsasagawa ng special session. Tama yon. Pero ang sinasabi lang ni Senate President, sa umpisang roll call, kailangan physically present. Kasi yun naman ang siyempre, marirecord dyan sa history ng Senado na siya yung Senate President. Eh wala namang quorum. Bakit? Paano nakapag-session? Pero pagka nakapag-roll call na at meron ng quorum, sususpend na lang yan kung hindi matapos isang araw. Sir, kayo ba may mga staff pa na interesado or natatakot din na sumama sa inyo dun sa pagpunta sa Senate? Or ngayon naman ay safe na safe ang Senate dahil isinailalim po sa pag-disinfect after mag-positive po sa COVID-19? Ako, my case, yung ledges ko lang ang nirequire ko eh. Saka dalawang utility. Tama na yun. Ayaw ko rin magkumpul-kumpul ako sa opisina ko. Baka meron pang infected doon. Okay, PUI na hindi naman alam. Baka madamay pa kami. Sa galing-galing at wala tayong nararap naman. Mabuti na natin. Sir, ang hirap po pala. Makinig ka na lang. At sir, parang hirap po kapag ka hindi mo nakikita ang kalaban. Ano, sir? Ito yung gera na hindi natin nakikita ang kalaban. Yun ang mabigat dito eh. Yung may gera tayo, ang kalaban natin unknown. Kasi wala pa yung cure eh. Sabi nga ng mga eksperto, di ba? Na at least 3 months. Bago siguro makakuha ng cure. Isipin mo, bubunoy natin yung 3 buwan mula ngayon. So in the meantime, tama rin talaga ginagawa ng pamahalaan at ito yung ginawa rin siya ng bansa. Talaga yung lockdown, yung self-quarantine. Walang ibang remedyo pa para yung ginawa na sa Wuhan. Nagpaalam ng mga health workers kasi na-flatten yung curve. Na-break yung contact. Kasi kaya marami nga, di ba, ang average niya is what affected, pwede niya ma-infect, mga average of 2.6 persons. So sabihin natin 3. Yung 3, times 3 magiging 9. So, napakabilis na ganang kalat, kailangan putulin.
Mapupunto lamang yon kung may self-quarantine na stricto. Correct. Oo. Ay, sir, pabor ba kayo dun sa pinaplano na may tatlong hospital ang tinatarget po nating gobyerno na maging exclusively gagamitin po for coronavirus sa disease patients? Ako magadun na lang para siguro kasi kung lahat ng hospital nga po naman yung gagamitin, baka mas mahirap pa i-contain. So sa tingin nyo, tama lang po yung decision na talaga ng tatlo pong hospital na yun na lang po yung gagamitin para sa mga may COVID patients? Alam mo, sa Metro Manila lang yan, dapat one hospital per region. I-designate na talaga exclusive for coronavirus o patients, di ba? Kasi pag-uusapan lang natin, tatlo hospital, paano mo makukover yung mga malalayong region? Dapat yan, ang gawin natin, bawat region, maski malit lang yung hospital, i-designate na special hospital for COVID-19 patients para talaga isolated sila. Sir, so, ba yan sa pwede rin na matalakay niyo pag-usapan sa special session? Magtalaga per region na isang hospital na siya lang kung pagdadala ng COVID patient? Oh, kasi kailangan lang ng funding nun. So, kailangan siguro i-consider din ito. So, sir, para natin maharap lahat ng naging epekto nitong COVID-19, malaking budget ang kakailanganin. Ang tanong, marami mo ba tayong resources? Marami tayong pagkukunan? Mayroon pa hong extension sa filing and payment ng ating mga kinita for the year 2019? So, ang sabi, about 140 billion daw pwedeng hindi agad makolekta ng DIR dahil na-extend ha hanggang May 15 yung filing. So, sa tingin nyo, kakayanin po natin na ma-address, maponduhan lahat ng kinakailangan para ma-address natin itong epekto ng COVID-19. Shelly, bati nga doon sa sinabi ko sa iyong statement of appropriations, allotments and obligations, allotments and balances, marami yung perang hindi pa nagagamit eh. So yun ang aming titingnan kung paano i-realign yun. Na hindi naman masasakripisyo yung malaking bahagi ng kanilang mga pangangailangan, yung mga ahensya. Pero emergency na nga ito, baka pwedeng iset aside na lang muna yung kanilang mga ibang pangangailangan, yung mga ahensya, yung mga departamento. Na total, hindi naman nila nagagamit pa. Eh baka pwedeng ibahagi na muna para sa pagtugon dito sa napakalaking problema. Oh, pero yung mga flagship... 989 billion as of quarter 3, as of September 30, yan ang hindi nagagamit. Unused yan eh. So marami at least 2019 yan, ha? Hindi 2020. So malaki mabuti naman po sanay between DepEd at saka DPWH nasa mga 350 billion na eh. Kasi ang DepEd nasa mga 200 plus eh. Tapos maka 159 yung DPWH na hindi nila nagagamit. O yung mga iba pa, halos lahat meron mga unused eh. Of course, sabi ko, hindi ganito ka-accurate na yan kasi as of September 30 pa yan. Ang hinihingi ko sa DBN, bigyan kami na updated. Actually, binilinan ko rin si Senate President na baka pwedeng hingin niya kay DBM Secretary Abitado yung as of quarter 4. O, as of yung kabuuan na ng 2019, ano ba yung status ng pondo? Ilan yung natitirang unused? Para accurate kung magkano yung kaya naming i-realign para sa dito sa coronavirus. So dito makikita gaano pa yung stimulus. So sa dito makikita kung gaano pa karami yung mga available talaga natin pondo, yung mga unused funds na available ho para sa mga kinakailangan pagkagastusan sa ilalim nitong crisis natin kinakaharap. Sabi mo na lang na yung 989 billion as of quarter 3, nagamit pa nila yung kalahati, meron pa rin tayo mga 400 plus billion. I suppose, ano? So, sir, ang Senado, kahit na sarado nga muna ngayon, tuloy po ang may sasabi natin sa ating mga kabayan, patuloy na nagpa-function at nagtatrabaho po ang ating mga senador kahit mga na hindi nakakapasok physically sa Senado. Totoo yun, katunayan, nakisambay nga kami. Baka biglang tumawag ng special session mamayang gabi. O kaya bukas, masi Sunday. Kasi talagang may urgency eh.
So kami, nakaready kami sa tawag ni Senate President pagkatapos ng meeting nila sa Malacanang. Mm-hmm. At siguro malalaman naman po ng publiko immediately kung ano naman po yung mga mapag-uusapan at maaprubahan niyo po sa special session. May mga existing program na rin. Halimbawa, Davao City. Mm-hmm. Nag-i-implement na sila ng tupad program ng DOLE, yung DOLE. Mm-hmm. No? Yung mm-hmm. Tulong ayun panghanap buhay sa mga parang disadvantage, gano'n. Mm-hmm. Ginagawa nila, yung mga drivers na nawala ng hanap buhay, parang pinapasweldo nila ng 11,000 isang buwan, mm-hmm. parang minimum wage yun eh. Mm-hmm. Pero pinagtatrabaho nila, pinagdi-disinfect nila sa kanilang nilang lugar. So parang maraming mga innovation, siya, alam mo, it only takes a little creativity ng mga local government officials like si Mayor Indaysara, di ba? Gawin mo pa rin kapapakipakinabang, hindi yung umaasa na lang sa dole out na nagpapahinga lang sa bahay. Mm-hmm. Eh di natulungan mo na, sila naman nakakatulong din. Yung ang sinasabi natin, halimbawa, yung sa Manila, di ba, yung e-trike, ginagamit ng ni Mayor Isko na panghatid ng mga frontliners. Mm-hmm. Siyempre, kukumpresit niya yung nag-operate ng mga e-trike niya. Mm-hmm. Yung mga ganun ba? Kasi hindi naman tayo maubusan ng ng pamamaraan. Basta mag-isip lang. Hindi naman pwede masyadong rigid tayo na pag sinabi nating lockdown, walang pasada, walang labas. Talagang wala nang pasada. Mm-hmm. Eh, katunayan, di ba gumagamit din ng mga transportation yung gobyerno, mm-hmm. mga base, nag-ahasid din sila ng frontliner eh. Yes. May gastos din yun. Mm-hmm. Eh, ba't hindi na lang natin mobilize yung mga nawala ng hanap buhay? Mm-hmm. Halimbawa, bus driver. Basta mag-adhere lang doon sa mga protocols na social distancing. Halimbawa, kung tricycle lang gagamitin mo, mag-adhere yung frontliner, ilimit mo na lang sa isang pasahero. Mm-hmm. Tapos na magbayad na lang, gobyerno. Mm-hmm. Kesa so, dito tigaw makikita mo ng tulong na walang kapalit. Yun. Oo. Dito makikita kung sino yung mga LGUs, mga public officials na very resourceful and creative ano sa panahon ng krisis. Oh, basta ang importante lang, masunod yung social distancing. Yun. Uh-huh. Ilimit pero sa isang pasayon. Pero kung tigaw ka sa bus, hindi ka doon tigaw. Mm-hmm. Nawala yung lockdown. Mm-hmm. Uh-huh. Eh, si Mayor B. ko pinagbawalan. Marami pa mamaraan. Basta kailangan lang konting inoptiveness, konting creativity. Mm-hmm. Uh-huh. Para, di ba, makatulong ka at makaganti naman din ng tulong sa gobyerno, yung wala nang kinikita, parang wala nang silbi. Mm-hmm. Yun nga, kaya so napagpupunta si na nga siya na eh, si Mayor Isko, saka si Mayor Bico Soto eh. Oo nga eh. Eh, pero sir, yung kay Mayor Bico, pinagbawalan siya dun sa paggamit ng tricycle. Eh, di ba maganda rin naman po yung paghatid ng mga frontline workers natin? Parang hindi gano'n ang unang idea ni Mayor Vico. Mm-hmm. Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Mm-hmm. Pero opo, parang ang kanyang request, eh bayan lang magjahe yung mga tricycle. Yun. Ang kay Mayor Isko naman, panghati talaga ng frontliner sa pinayagan ng DILG. Oo. So baka naman pwedeng i-expand natin yon, yung panghati ng mga frontliners at saka mga ibang mga kailangan lumabas sa mga emergency talaga na paglabas. Mm-hmm. Kaya ka ng DLG, para magkahanap buhay naman yung mga nawala ng hanap buhay. Mm-hmm. Ay, so dapat pa bang dumaan sa approval ng DILG yung mga ganong naiisip na hakbang ng mga LGU? So dapat silang bigyan naman po ng kalayaan na ipatupad yung sa tingin nila eh makatutulong sa kanilang komunidad? Hindi, ginawa na rin ng DILG sa Manila eh. Pinayagan nila eh. Mm-hmm. Aha, basta okay. Susunod lang sa protocol. Oh. Kasi ang pinaka-importante yung health risk, yung health yes. issue. Yes. Kasi kung may social distancing naman at walang peligro na magkakahawahan kung meron mang infected doon, bakit hindi nga papayagan, di ba? Mm-hmm. At yung isang natuwa ko dun sa inyong tinuwit na sa panahong ito, kahit tulong mula sa Epaloid ang tawag nyo, eh pagpasalamat na rin natin, importante tumutulong. Kasi lahat ng tulong kailangan eh. Oh, ayun, kung gusto nilang halimbawa, ipakita naman tumutulong sila, okay lang yun. Mm. Importante, talagang tumulong. Mm. Ang mahirap, pinag-aagaw ng tulong. Oo, oh, nag-aagaw ng tulong at namimili ng tutulungan. Yun ang magtama. Naku sir, time is up na pala tayo. Nag-overtime na tayo. Masaya kami pakikipagkwentuhan sa inyo.
Marami pong salamat at baka may gusto kayo parating na mensahe sa ating mga tagapakinig. Yes, please. Well, umasa sana yung mga kababayan natin na yung Senado, yung buong Kongreso pagpapatay kasi kasama na yung HR dito. Bakit napakahirap ng delikado yung panahon. Eh, andito kami at nag-iisip pa rin kung paano makakatulong sa pamamagitan ng mga batas na ipapasa natin. Sir, marami pong salamat at ingat din po kayo. Salamat po. Thank you.